Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay Lunes, April 4, 2022. Narito po ang ating unang pagbasa at ang ating pagninilay. Ito po ay hinango sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 13, verses 41 to 62. So, Book of Daniel, chapter 13, verses 41 to 62. Medyo mahaba-habang kwento po ito, kaya halina po't sabayan niyo po ako na basahin at pagkatapos ay pagnilayan natin ang mensahe ng unang pagbasa sa araw na ito. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinaparatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. "Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito," sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, "Ano ang ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita, "Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan." Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, "Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito." Pagkatapos, nagsalita si Daniel, "Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin." Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, 'Huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ng walang sala'? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutok ninyo." Sumagot siya, "Sa ilalim ng punong hati." Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at ahatiin ka sa dalawa." Inilayo siya roon at ipinatawag ng kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ng iyong kahalayan. Subalit, narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan?" At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." Gayon, pakli naman ni Daniel, "Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Inatulan silang mamatay.
Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Nawa po sa ating unang pagbasa, magamat mahaba ang kwento at mas mahaba po kung babasahin niyo yung kabuuan. Ito po yung medyo short version ng ating unang pagbasa. Pero dito po yung kwento ng isang babae na hindi pumayag sa kagustuhan ng dalawang hukom na makipagtalik sa kanya. At dahil hindi pumayag, ginawa nila ng kwento, pawang kasinungalingan. Pero pasalamat po dahil yung una, yung babae ay nanatiling matatag, humingi ng tulong sa Diyos. At sa pamamagitan ng dasal niya, binigay ng Panginoon si Daniel para tulungan siya. Si Daniel na naging boses ng katotohanan, hindi natakot at buong lakas na nanindigan para sa katotohanan, para sa kapakanan ng isang inosente at walang kasalanang babae. So nawa, lalo na sa panahon natin ngayon, laganap po ang misinformation at disinformation. Mga napakarami pong gumagawa ng kasinungalingan, gumagawa ng mga kwento, kung ano-anong kwento na pawang pagtatakip ng kung ano ang katotohanan. Kung kaya't ang dami po natin naglilito o naguguluhan na. Pero sana po, katulad ni Daniel, mas marami sa atin ngayon ang manindigan sa kung ano ang tama, sa kung ano ang katotohanan. Marami po ngayon talaga yung dahil sa pera, dahil sa posisyon, gagawa ng kwento kahit na mali. Marami ngayon, tinatawag na natin mga troll, tagapagpalaganap ng kasinungalingan. At yan po ay isang gawain ng masama, isang gawain ng demonyo, ang magpakalat po ng kasinungalingan. Sa halimbawa po ni Daniel, nawa ay huwag tayong matakot. Nilakasan natin ang loob natin, manindigan tayo sa katotohanan kahit na tayo ay iisa lang o mag-isa lang. Basta alam natin na ito ang katotohanan, pagsumikapan pa rin natin talaga. Dahil ito ay isang panawagan sa atin ng Panginoon. Muli, isang magandang araw po sa inyo lahat.